Hi there mga kagro! Well, it's me again, Teacher Kevin PH at nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video na naman. Hi there everyone! Well, it's me, Teacher Kevin, and this time, all you need to do then is to sit back, relax, listen, watch, and learn. The first thing that I want you to take away from today is this. You will have good days and you will also have bad days. But you will always learn something more, something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you will learn more about life, love, leadership from different principles, and you will build your character. Well, my dear students, in this world, you must learn to accept life so that the world will accept you. Ngayon nga pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang mga criteria para sa ranking, no? Ito po ay specific criteria for junior high school. Kung junior high school applicant po kayo, ang video to ay para sa inyo. And you should know this one. After all, meron naman tayong kopya nito eh. Ipapakita naman sa atin, ibibigay sa atin. Alright? Which will serve as our form kung saan nakalagay yung mga scores natin in different criteria. Una sa lahat, dito sa amin, I just don't know, Division of Cagayan Valley. Alright? 70 points is the passing score sa ranking. Para makapasok kayo sa RQA, we are still hoping mga kaibigan na sana makapasok tayong lahat. At the same time, sana ma-accommodate na tayong lahat. Amen? Diba? Passing score 70 para makapasok tayo sa Registry of Qualified Applicants or RQA. Dito sa amin yan, hindi ko lang alam sa Manila or sa iba't iba pang division. Alright? At una, sa criteria natin, we have education. Ilang points ba ang education? 20 points. Yes, may kinalaman ito sa grado mo nung nag-aaral ka pa lang nung college. Isa sa mga pagkakamali ko, hindi ko masyadong sineryoso ang college ko. Kaya ang points ko lang ay 12 points. At ang average ko ay 87.46. I-search nyo rin mga kaibigan yung basis sa pagkuha ng puntos para sa education. It's up to 20 points. At ito, 87.46 yung general weighted average ko when I was in college. This is equivalent to 12 points. Pinagpapawisan ako pero dadami ang subscribers ko, believe me. Yan, worth it to. Alright, so yun na ha, 12 points lang yung akin. Dapat sineryoso ko kahit naka 15 points lang. Alright, so that's education, that's 20 points. Number 2, we also have this one, very important as well. We have teaching experience. Ilang puntos ba ang teaching experience? Bakit napakahalaga? 15 points. Ang experience ko ay 3 years and 2 months. 1 year is equivalent to 1.5 points. Parang ang baba, no? Sana maging 3 points kada isang taon. So, 3 months, 1.5 times 3. Meron akong 4.5 plus yung 2 months. Paano naman, for example, kung 1 year and 1 month yung experience mo in teaching. So 1 is equivalent to 1.5, 0.15. Equivalent yan sa isang 1 month is equivalent to 0.15. So meron akong 1.50, 55, 60, 65. Diba? Meron akong 1.65 na experience kung meron akong 1 year and 1 month na experience. Alright, so 1 month is equivalent to 0.15. Galingan ninyo, dapat magkaroon din tayo ng experience kasi napakahalaga din to pang hatak, pang kuha ng score. Bale, ang experience ko mga kaibigan ay 3 years and 2 months. That is equivalent to 2 months, 4.80. Yan yung experience ko mga kaibigan, 3 years and 2 months. Alright, so we also have of course LET, pivot rating. Ilan ba yung grade ninyo, average ninyo sa LET? Di ako mahihiyang sabihin mga kaibigan, 79.60 yung akin. Diba? I'm an English major, BSc English. 79.60 and it's equivalent to 12 points. Meron ding bracket dito mga kaibigan. Pwede nyo rin pong itong i-search para malaman ninyo kung saan yung bracket ninyo, depende sa average ninyo para sa LET. Okay, sa akin kasi 79.60 and it's equivalent to 12 points. Not bad. Kasi hanggang 15 naman yung sagad na score para doon. Right? So that's LET, 15 points. So we have education, 20 points. Teaching experience, 15 points. LET, 15 points. 20, 50 points na yun. Susunod naman, specialized training. Karaniwan na bagay sa lahat is yung ICT training. Napakaraming mga schools or institutions na nag-o-offer ng ganito.
na kung saan pwede kayong mag-enroll ng 10 days training. At least 10 days training, maganda na yon. Napakarami ngayon. Pwedeng-pwede naman, tinatanggap naman ng Deped yun. Video editing, OBS training, MS Office training, at marami pang iba. Example na pwede nyong lapitan dito ay AMA, STI, at iba pang mga technological institute na nag-offer ng specialized training for ICT. Alright? Pero depende yan sa parang major mo din eh. Sa amin kasi, sa atin, English, math, at yung mga karamihan sa mga subjects, pwedeng-pwede talaga ang ICT as a skill. Alright? And meron akong mga ICT skills demonstration na videos. Check nyo na lang sa baba. Alright? So that's specialized training, 10 points. 5 points for the demonstration of the skill. And 5 points para sa certificate. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. 5 points kung meron kayong papel. Kung hindi nyo naman na-demonstrate, wala kayong points. Kaya 5 points lang. Kagandahan, hati. Diba? Pero dapat perfectin na natin. Para makakuha tayo ng 10 points overall. So that's on specialized training. Pinagpapawisan ako at baka dadami ang subscribers ko dito. Next one, we also have interview. Madali lang to. 10 points. Kayang-kaya mo yan. Basta't ang mahalaga na tool mo is pagiging kalmado. Kalma ka lang dapat sa pagsagot. Just make it conversational. Meron din akong video patungkol sa iba't ibang mga karaniwang tanong sa DepEd ranking sa mga interview. Alright, and last one, we also have of course, we also have this one very important, demo. Demonstration teaching para sa junior high school, it's equivalent to 15 points. Ang pinagawa sa amin ngayon ay video recorded lesson. We have different options actually. Pwede ka rin mag-live. Alright? Ang ginawa ko ay recorded video lesson. Nandiyan din sa baba yung demo ko noon, sample demo ko for junior high school ranking. Alright? So it's equivalent to 15 points. Kasi nga, we have this pandemic, hindi pwede ang face-to-face. Kaya recorded video. Yun naman na ang parang magiging basis din kadalasan. Yun na ang para magiging main strategy din natin with regards to this pandemic. Alright? Way of teaching. Kasi pinagpapawisan ako, dadami ang subscribers ko. Believe me. with your support as well. Last one, English Proficiency Test or EPT. This is equivalent to 15 points with a total of 100 points. Paano naman yung EPT, mga kaibigan? Hindi ko lang alam, depende yan sa items eh. Basta't ang mahalaga sa lahat, galingan na lang ninyo pagdating sa examination. English major ako, pero hindi ko sinisigurong makakakuha ako ng mataas. Basta't we'll just keep on praying, we'll just do our best, and God will do the rest. So again, recap lang tayo sa criteria. Education, 20 points. Teaching experience, 15 points. Let, 15 points. Specialized training, 10 points. Interview, 10 points. Demo, 15 points. EPT, 15 points with a total of 100 points. Sa amin, dito sa Division of Cagayan, 70 points para makapasok sa RQA. Sana makapasok tayong lahat at sana ma-accommodate na tayong lahat sa DepEd. Together, we will achieve our dreams. At the same time, yung goal natin na makapag-shape ng future ng mga estudyante. Maraming salamat sa inyong pakikinig at this is me, Teacher Kevin PH. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam.